Mga kumodo, tayo gagawa ngayon ng latik naman. Panlagay natin sa biko. Kumukulo na ang gata. Patutuyuin natin yan hanggat lumabas ang latik at ang mantika. Limang perasong niyog ito na malalaki. Tapos, ang tubig, lagay natin ang apat na cup na tubig. Yan ang lumabas sa ating kata kasi pinigyan natin to ng husto. Pababayaan lang muna natin na hinahan natin lang ang apoy. Dapat mahina lang talaga yung apoy niya. Para na hindi siya ano ba sa Tagalog ang sumuko ba? hindi siya mapaw. Pasensya na tayo, Bisaya. Ayan na. Lumalabas-labas na ang langis. Ayan. Pag natuyo yan, yan na yung latik. Kung sa waray, ang tawag niyan ay ugok. Ugok, bugok. Bigot lang yan. Yan, tawag dito sa Tagalog niya ng latik. Ewan ko kung bakit siya tinawag na latik. Malabot ng mantika. Iintayin niya natin hanggang sa maging kulay brown. Pag nagkulay brown na yan, lalabas na ang langis dyan. Ang lana ba? Ang lana. Tsaga-tsaga lang. Ganyan talaga ang pagluto ng kakanin. Kaya, saludo ako sa mga nagluluto ng kakanin kung gaano sila katsaga. Mag-hukay-hukay, mag-ukay-ukay, mag-halok-halukay. Imagine mo, kung mainipin ka, oh. Mainip ka talaga kasi matagal isa lang. Iintayin mo hanggang mag-brown. Hindi, ang dami pang puting-puti pa. Pero ano na yan. Malabas na yung langis niya. Iintayin. Wala nang tubig yan. Puro na langis yan. Kasi pagkakanggata, hindi dapat nilalagyan ng maraming tubig. Kasi masaya din yun sa gaas. Buo-buo na ang latik. Buo-buo na ang latik. Try na lang natin na mag-brown. Mahina lang talaga yung apoy. Hindi natin pwede palakasan yun. Kasi masunog. Hindi pantay. Masunog, mahilaw. Tsaka yung mantika, tumatalsik. Labas na talaga yung langis. Malapit na mag-brown. Malapit na maluto. Pwede na natin ito kakanta ng panahin.
haluin kasi dumidikit na siya. Ito na yung ginagawang virgin coconut oil, oh. Yan, oh. Oil na yan. Yan. Oil yan, oh. Iba niya tinatanggal na para puti lang. Ang bango! Nakagutom ang amoy. Yung mga naglo-low carb, ito ang iniinom na langis. Gusto lang kumakain, langis lang iniinom nila ito. Nagawa sila ng ganito, ng lana. Halo nila sa kape yung lana. Sarap naman. Kaka instead kasi gagamit ka ng gatas, coconut milk ang gagamitin mo. Kasi wala daw carbohydrates ang yogurt. Kaya mga kumakain ng tinapay, coconut flour ang ginagamit. Lapit na. Mga lapit na sa maluto. Kulay brown na siya. Malapit na natin hanguin yan. Diba? Sarap. Nakakabuto mga amoy. Ang bango. Kapati-puti pa eh kasi malalaki. Inunin natin ng medyo brown. Sira ang aking diet na ito. Nakakasira ng diet. Pwede na natin patayin yan. Magbabrown na lang yan pag lumamig na yung mantika. Baka masunog. Pinatay na natin ang apoy. Sasalin natin sa mangkok para isiparit ang mantika. Ang kata na gagamitin natin doon sa paghaluan natin ng malagkit. At ito naman yung gata na ihahalo natin sa pagsaing ng malagkit. Ayan.
Ayan ang mantika na ng latik. Ito ang latik, no? Ayan ang latik at ayan ang lana, ang mantika. Medyo social tayo magluto. Muscovado ang ating gagamitin na asukal. Diba? Hindi ako basta gumagamit ng brown sugar. Ito ang aking ginagamit. Muscovado. Diba? Yan, ating hahalo sa ating biko. Ayan, pumupulo na. So, hahalo na natin ang sugar. Half kilo po yan. Half kilo na asukal. Na muscovado. Ang ating iluluto ay 2 kilong malagkit. Pag natunaw na siya lahat, sasalain ko pa yan. Kasi in case man nga may mga dumi-dumi, ay masasala pa din. Atin muna siya tutunawin. Ngayon, palalaputin natin yan bago natin ilagay ang sinaing na malagkit. Lalagyan natin yan ng kunting asin at vanilla uli. Kasi wala tayong pandan, kaya vanilla na lang ang ating pampabango. Ito malapit. Lalagyan natin yan ng isa't kalahating tablespoon, 1 1/2 tablespoon na salt. Ito ang ating biko. Kasi maghawak ng cellphone. So,
Ito yung mantika sa langis. Ay, mantika sa langis. Mantika sa ating latte. Kailangan natin ihalot yan. Para malangis yung ating biko. Haluin din natin to until din siya ng kumunat. Hindi ka na nakapagbaon ni Florence. Wala, nalit ako din ng kagising. Akala ko, alas tres pa lang. Yan yung kasing tabayan ng kumuwi. Bata talaga yung lagi ang kukuli. Hindi ka na nagbaon. Dapat kumain ka, may oras pa naman eh. Kainin mo yung ulam dyan. Parang pansit naman yan. Ha? Kumain siya niya. Hindi siya kumain. Diba kumain niya? Kumain siya sa labas. Hindi ang kakain kung kagano. Dapat kinain mo na lang. Malmusal mo. Ayan, ganyan mga kamudra ang paghalo ng biko.
Tikman natin kung matamis. Okay lang. Lagyan pa natin ng konting langis. Pag malangis kasi, hindi madali siya mapan. Yan, makunat na. Mahirap na haluin.
Oh, ayan na ang ating biko. Ayan. Lalagyan na natin yan ng latik. 50 pesos lang ang isang order. Ayan na, nilagyan na natin ng latik ang ating biko. Atin na yan ibibenta. Diba? Ang sarap. Naglalaway ako pero hindi ako pwede kumain yan. Tikim lang ako. Pero healthy naman siya kasi mas kubado ang ating ginamit na asukal. Ayan. Thank you for watching, mga kamudra.